Akala nyo, binalawala naman kayo dyan pamamahala ko dito ng 20 taon sa bayan ng San Diego? Mga mangmang talaga mga Angel! Padre Damaso, Angel ang nagmamayari sa pamamahay na ito. Si Kapitan Tiago, matagal niya na sinasabing siya isang Angel. Uulitin ko, mga mangmang ang mga Angel! Hola amigos, ikinalulugod ko may pakalala sa inyo ang anak ng sira kong kaibigan, si Crisostomo Ibarra, na nanggaling pa mula sa Europa. Ako ay labis na nagagalak na makialaking lahat. Aba, si Padre Damaso pala ito. Ang pura ng aming bayan at ang kaibigan ng anak. Hindi ko matatawag na kaibigan ang iyong ama. Ikaw pala ang anak ni Rafael Ibarra. Nga po. Ang iyong ama ay mabuting tao, ipinapanalangin ko na hindi ka matulog sa kanila. Ginoong Ibarra, sa matagal mong paglalakbay sa Europa, hindi niyo ba nakakalimutan ang sarili natin? Nasa ibang bansa man ako, dugong kayong manggi pa rin ang inanalaytay sa aking mga ugat. Matapos ko po ang pag-aralan, ang kasaysayan ng aking bansa, tila'y nawala na ang mga katangian nito. Kung kayo'y, sinayang mo lamang ang ginugol mong oras para sa iyong paglalakbay. Bulag ka pala! Ipagpawanan niyo po ngayon ako po ay ilisan na. Sapagkat naranan po akong gagawin. Aba, Crisosto, tara natin mo kawala ma. At saka, darating na nga maya si Marihara. Sinundo na siya ng DL, sabi. Maraming salamat po sa handaan. Ngunit ako po ay maraming pang dadaan. Bukas na bukas din po, itadalawin ko pa si Maria Cara. Sige po. Binata, mag-ingat ka sana. Kaya po pala tenyente, bakit po? Naway maging aral sa iyo ang nangyari sa iyong ama. Bakit po? Meron po ba kayong nalalaman sa pagkamatay ng aking ama? Maaari niyo po ba itong sabihin sa akin? Wala po ba kayong nalalaman? Sa pagkakaalam ko ay napagbintangan ng iyong ama na Irehe at Pilubistero ni Padre Damaso. Maaari niyo po ba sabihin sa akin lahat? Bakit po siya nakulong? Ayon kay Padre Damaso ay di daw siya nangungumpisal. At noon ay may kristilang mangmang na pinaglaruan ng mga bata. Aray, tata. Aray, ano pa? Isinabihan mo ko ng tanga eh. Ha? Kailan? Last week pa yun ah. Kaya nga, ngayon ko lang nangyayari. Ha? Alam, baliw ka? Uy, tingnan mo yun ah. Yun ba hindi marunong magbasa? Tarapon na ka't natin. Di ba hindi ka marunong magbasa? Oo nga, eh paano ka naging taga-singer? Hindi ka naman marunong magbasa. Ano sabi niyo? Hindi. Sorry. Dahil doon, dinakip ang iyong ama at kung ano-ano ang sinabi sa kanya ng mga tao. Dahil rin doon, sumama ang kanyang kalusugan at sa bilungguan na siya. Kaya po pala hindi sinabi sa akin ni Kapitan Tiago ang dahilan. Ama ko. Ikaw ang liwana. Bana! Ikaw ang liwanag na. Oh, iyo! Ay, Tia Isabel! Ikaw pala, Ibarra. Tara, pasok ka. Salamat po. Ika, iyo. Dito po? Oh, sandali lang ha. Tawagin ko lang sa Maria Clara. Maria Clara! Clarita! Asan pa yung batang yun? Maria Clara, nandito si Crisostomo Ibarra. Crisostomo? Crisostomo. Ikaw pa rin ang pinakamaganda, Maria Clara. Siguro nakalimutan mo na rin ako. Sa dami na yung babaeng mga nakasalamuha sa Europa. Paano ka na makakalimutan, Maria Clara? Lagi at ang iniisip. Ikaw lang ang aking mahal. Ikaw ang liwanag ng aking buhay. Hindi rin kita makakalimutan, Ibarra. Lalo-lalo na ang ating mga alaala nang tayo bata pa. Sadali, may kukunin lang ako. Gusto mo. Bukas ay ikaw gusto sa akin.
Iligay mo ito sa libingan ng iyong ama upang magbigay galang. Maraming salamat, Maria Clara. Napakabait ka talaga. Walang anuman. Alam mo, parang mataas na marka. Bakit naman? Gagawin ko ang lahat, mapasakin ka lang. Mag-iingat pa, Crisostomo. Paalam, mahal ko. Paalam, mahal ko. Ay, ayoko na! Mapagod na ako! Kung makapagreklamo ka dyan, wala pa yun sa naranasan ko, makailan lang. Ano ba yun? Wala yun sa inukay ko dati. 20 araw pa lamang siya nakalibing, ay pinalipat na agad siya ng kura sa libingan ng mga makasalanan. Madilim at mayulan ng gabing yun. Kaya tinapon ko lamang siya sa ilog. Ha? Tinapon mo? Eh oo, sa sobrang bigat niya eh. Sigurado po ba yung andito ang bangkay ng aking ama? Opo. Iparitandaan nga po ako dun eh. Malaking krus. Grabe! Nasa na yun? Teka, andito lang yun eh. Teka, ba't wala dito yung krus? Ay, malaking krus yun. Tara, tanong natin dito. Nakita kayo malaking krus dito? Po. Ito nakalibing si Don Rafael Ibarra. Yun po ba yung bangkay na pinalipat sementeryo ng mga Pino? Ano? Pinalipat nyo sa sementeryo ng mga makasalanan? Opo. Yung gabi po kasi na iyon. Nawalan po ng malakas. Napakadilim ng daan. At napakabigil po ng papay. Kaya po hindi ako malakas. Ano? Itinawan mo sa may ilog? Saan kahibahan ang ginawa mo? Hindi po. Pinagutusan lang po ako ng kura. Ang kura? Sino kura? Makakadilim. Yung padring malaki. Ikaw may pangalan nangyari sa aking ama. Hindi. Hindi ako. Hindi ikaw? Sino? Si Padre Damaso, may kagawa na lahat. Magkano ba ang iyong kinita ngayong buwan, kuya? 2 piso, bakit? Nais ko sanang mabayaran ang utang ko ng 2 piso. Ako, kahit isang taon na magtrabaho, hindi tayo mababayaran. Hindi naman talaga kasi ako magnanakaw eh. Baka pag nalaman pa ng nanay ko, mapalo ako. Kung ano man ang mangyari, sabi ka na lang ako. Hindi nga sila naniniwala sa akin eh. Ano ba may otapas sa tibahan? Mali nga pagtanong mo sa apaga. Miss May, hindi ka makawi. Ang ganda ba sa sonyo mo na ako? Pero wala naman talaga ako nila na ako. Sinungaling! Kuya! Kuya! Hindi ako magtanong ako! Kuya! Kamusta na kayo sina Basil at Crispin? Kung hindi na ako minanas magpakasal dun sa sugaro nilang ama, hindi na nila kakilanganin pang magtrabaho. Nay! Basilio! Anyari? Asan si Crispin? Si Crispin po, nanguli ng kura. Ayaw pa po siya pauwiin. Ha? Bakit? Crispin po, napagbintangan na magnanakaw. Ha? Sige, kumain ka muna. Bukas na bukas, pupuntahan ka ang kura para kausapin na palayain na si Crispin. Tao po. Ikinento ni Basilio ang nangyari kay Crispin at nagulat si Zisa sa nangyari. Kaya kinabukasan, siya ay nagpunta sa simbahan para makausap ang kura. Ano ba yan? Sino ba yan? Magandang umaga po. Ano yan, Ale? Ito po, para po sana ito sa kura. Nais ko po sana siyang makausap. May sakit ang kura ngayon. Ano ang iyong kailangan? Yung anak ko po, si Crispin. Kagabi pa po siya hindi nakaka-uwi. Kung gayon, ikaw ang ina na magnanakaw na yon. Matapos magnakaw, ay tumakas din. Sa katunayan, papunta na sa inyong tahanan ang mga gwardiya sibil upang punin ang magnanakaw na yon. Ha? Hindi! Hindi magnanakaw mga
Ngunit, wala ang Cora noong araw na iyon. Kaya't nakausap ni Sisa ang isang madre. Sinabi ng madre na si Crispin ay isang magnanakaw. Pero ito ay itinanggi ni Sisa at tumakbo pa uwi. Nasaan na kaya yun? Oo nga, nasaan na kaya yun? Sino po kayo? Anong kailangan nyo? Ikaw ba ang ina ng magnanakaw ng si Crispin? Opo, pero hindi po magnanakaw ang mga anak ko. Yung gayon, ikaw na ang huli namin. Po? Hindi! Hindi nga magnanakaw ang mga anak ko! Wala siyang kasalanan! Bayo na si Sisa. Palapitin mo siya sa akin. Kumanta ka. La 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 la. La 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 la. Baila. Baila? Baila? Baliw lang ang sumasayo. Ano? Ayaw mong sumayaw. Ayaw mong sumayaw. Baila! Baila! Isang araw. Baila sa akin! Michelle Sina Crisostomo, Magatara, Kapitan Jago, at Tia Isabel sa may ilog kasama ang ilang nilang kaibigan sa araw ng pagustahan. Nang biglang may nakita silang isang buhaya, ito ay pinuntahan ni Elias, ngunit ito ay hindi kaya ni Elias at sa halip ay nangalim ang kanyang buhay. Ngunit si Crisostomo ay tumalon at sumaklolo sa kaibigan niya si Elias. At napatay nila ang buhaya. Patang Tasyo! Aba, ikaw pala yun. Maupo ka dito. Salamat po. Ano ba yung nais? Nais ko po sanang humingi ng payo para po sa pagpapatayo ng paralan. Paralan? Paralan para sa mga mama? Pinapangarap ko naman magpatayo ng ganyan. Ngunit, sinasabihan niyo ako ng baliw. Sa panahon ngayon, ang karunungan ay kamatayan. Kailangan mo ng lakas na loob upang magtagumpay. Sa pagkitiis ko po ay ako ay magtagumpay. Mabigo ka man, para ka na rin tagumpay. Isipin mo na lang at gawin inspirasyon ang iyong ama. Bago po ako umalis ay nais ko pong magpasalamat sa inyo sapagkat ang mga sinabi niyo po ay nakatulong sa aking pagpaplano. Gagamitin ko rin po ito bilang gabay sa landas na ako. Sige, mag-ingat ka. Sige po. Señor Ibarra, ikaw naman ang maglagay ng balita sa babaw ng bato. Labis ka pong ikagagala ang nagawin po yun. Isang maling galaw mo lang, tak na labit ka. Ano pong ibig? Ibarra, okay. Ah! Oh, Elias! Hindi lamang ito ang pwede mangyari sa Ibarra. Gusto ako nasasabihin ng lahat. Sandali!
Hello. Ano nangyari dito? Tignan po kayo patay ng taong iyan. Ngunit siya rin ang nabiktima ng salili ng balak. Kung gayon, ako na lang rin ang magpapaliding sa kanya. Ngunit, hindi ba't pinagtangkaan ng taong iyan ang iyong buhay? Siya na ang nasawi. Ano pa bang parusa ang dapat na ipataw sa kanya? Pinapatawad din siya. Ang bait-bait mo talaga, Senyor Ibarra. Mabuhay ka! Mabuhay! Mabuhay! Hindi man lamang ang binati sa akin pagdating, talagang mataas na ang kanyang tingin sa kanya sarili. Naarating lang ng Europa. Abay! Akala mo, sino nang umasta? Huwag mo na lamang siyang pansinin. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Parang hindi sa ito pero hindi naman marunong gumalang sa simbahan. Patawarin mo ako, Maria Clara. Hindi ka talaga maibigyan ako ng dugo. Sira ka na alaala na mahal ko, ama. Ngayon, malalaman natin kung dugo ba o puti ka nananalitay sa maugat mo. Eh para! Magulus dili ka! Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo. Ito! Alagad ba ng Diyos ang tawag mo dito? Ibarra, huwag alakalaw sa akin! Oh Maria, bakit ka umiiyak? Iyan sabi ng papasok mo na raw sa Ibarra. Di ba hindi? Tiago, ba't mukha kang nababahala? Pinasisira ni Padre Damaso ang pakikot sa tuwad ko eh. Oh, doon na Victorina. Kayo po pala. Tuloy po kayo. Magandang araw, Kapitan Tiago at Isabel. Mukha po yata may kasama kayo. Oo. Ako nga po pala si Alfonso Linares. Upo po muna kayo. Tama pala ang kalagayan ni Maria Clara. Ay nako, wala pa rin pagbabago Don Tiburcio. Don Tiburcio? Hindi po ba doktor kayo? Maaari niyo po bang tignan si Maria Clara? Oo naman. Sige ho. Ngayon ni Victorina, siya po ba si Maria Clara? Siya nga iho. Napakaganda niya. Halika na, iyan natin siya magpahinga. Magandang araw po, Padre Damaso. Magandang araw din sa'yo. Asan si Maria Clara? Nagpapahinga po sa kanyang silid. Maria Clara, ako'y lubos nag-aalala sa iyong kalagayan. Magpagaling ka agad iya. Maraming salamat sa iyong pagbisita, Padre Damaso. Magpagaling ka agad. Opo, Padre. Victorina, sino yung kasama mo? Padre, kanina ko po siya gusto ipakilala sa inyo. Siya po si Alfonso Linares, ang anak ng inyong bayaw. Anak ng aking bayaw? Ikaw na ba talaga ang anak ni Carlito? Opo. Ikinagagala kitang makilala, Ibig. Ako rin po, Padre. Ikinagagala ko po ang makilala. Kung kayo, anong pakay mo dito? Naghahanap po kami ng mapapangasawa niya. Mapapangasawa? Madali lang yan, iho. Mag-antay ka. Bandera, kami mo pinaririnigan mo? Bakit? Natatamaan ka? Ha, Labandera? Baka gusto mo platsahin ko yung kulot mong buhok? O baka gusto mo kuskusin ko yung tama mo? Hoy, matandang mangkukulam. Makapagsalita ka, kala mo kung sino ka maganda? Ano sabi mo? Baka gusto mo mag-toast tayo?
Hindi kita urungan, Consolacion! Umigil nga kayo para kayo mga bata. Hoy, Alperes! Pagsabihan mo ngayon, asawa mo ang matandang makukulang? Kung hindi ka lang isang babae, hindi ka lang. Kapal lang mukha mo! Bilay na pwede yung magagamot! Tiburcio, pag hindi mo walang pinigilan ng mga mayabang ngayon? At sa tingin mo, may laban tayo sa kanila? At ikaw, Alfonso! Kapag hindi mo sila hinamon, hindi ka makakasal kay Maria Clara at malalaman ng lahat ang tunay mong pagkatao! Ibarra! Bakit ka na pa rito, Elias? Minayos ako si Bill, sir. Ano yan? Nadakpin ka ng mga gwardiya si Bill. Ihanda mo na yung mga papeles at sunugin ng mga iyon. Salamat, Elias. Sino po yan? Arestado ka! Bakit po? Huwag ka na magtanong! Sumama ka na lang! Dakpin to! Nabalitaan ko, ipapakasal ka na pala kay Alfonso. Ang swerte-swerte mo naman. Pero nabalitaan ko, pangpukulan daw si Ibarra. Ayoko! Ayoko! Ayoko magpakasal kay Alfonso! Tinulungan ako ni Elias ng mga takas. Patawarin mo ako. Hindi. Hindi masama ang loob ko sa'yo. Pero kailangan ko na lumisan at lumayo mula sa'yo at sa bahay na ito. Hindi! Ako ang dat mangingi ng tawad sa'yo. Dahil alam kong pag nalaman mo ang kinasusuklaman mong si Padre Damaso yung aking ama. Ha? Paano? Basta mahal, lagi mong tatandaan na iniibig kita. Paalam na. Nay! Sino ka? Hindi kita kilala! Nay! 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 Anong balak mo sa iyong ino? Balak ko na lang, Kurt. Ito yung nagbambangkay nito. Mukha ka ng panggatong. Ito, namamatay din naman ako.
Tunugin mo na ang bangkay ko at yung bangkay ng muna. Apo. Mas mag-okay ka. May makukuha kang kayamanan din. Umitin mo yan para sa iyong kinabukasan. Ito yung mga kabataan. Pag-asa ng bayan. Oh. Akala nyo, binalawala ng mga inyong pamamalakad ng dalawang pump. Bay, mali! Oo oh, nga, may kulong pa sa scene nila. Yung nandun sa likod ni Padre Damaso. Ito! May giriti! Kinilo! Sige, sa inyo mo! Kinilo! Puro nila laway to! Kinilo! Okay, go! Go. Naka-play na to. Game na to, ah. Eh, para! Ano ba? Wala, ha? Scene pa nga ni ano? Tama lang din. Si David. Ito pa rin natin na maganda, Maria. Sige, hinaan mo pa. Wait lang. Magbulungan kayo. Carl, huwag ka dyan. Tinapon ko na lamang po yun sa ilog. Bakit mo tinapon? Hindi po. Napag-utusan lang po ako ng kura. Isang kaiba nga ng ginawa mo. Sinong kura? Padre Damaso po. Padre Damaso po. Sino po yan? Arestado ka. Bakit po? Huwag ka na lang magtanong. Sino po yan? Tatawa yan eh. You are the one. Puta. Hey, Bayos. Seryoso si Francis eh. Patang Dasho. Aba, ikaw pala Ibarra. Maupo ka dito. Salamat po. Ano ba yung nice mo? Nice ko po sana humingi ng payo mula sa inyo tungkol sa pagkapatuyo po ng paaralan. Paaralan? Para sa mga mangmang? Buffering. Go. Kuya, wag mo. Hindi ako magdala. Ano sabi mo? Baka gusto mo magtuos tayo. Hindi kita urungan konsolasyon. Kami bang pinariringan mo? Bakit? Natatamaan ka? Labandera? Baka gusto mo labhan ko yung patay mong buhok? O baka naman gusto mo kuskusin ko yung taba mo? Hoy, matanda. Go. Binata, mag-ingat ka sana. Sirain ang alaala ng aking mahal na ama. Ngayon, malalaman natin kung babuba o putik ang nananalitay sa mga ugat mo. Ibarra! Maghulos dili ka! Alagad lang ang Diyos ang nakalaban mo. Huwag mo yung nagising din